tentang hapong kababayan. Ito, andito na naman tayo sa ating mga alagaan pato. Shout out kay Jimmy Distor na taga San Manuel, Pangasinan. Shout out sa iyo, ading ko. Yung tanong mo kanina, hindi pwede yun. Yung binubunot mo yung mga pakpak at saka na buntot na ano tumutubo, hindi maganda yon, ading ko, hindi maganda. Siguro pag nakita mong madami diyang pato na ganun talaga ang ginagawa niya, maniniwala ka siguro ko. Pero kung sabi-sabi lang na tips nila sa iyo na ganun, baka linuloko ka lang. Eh sino ba naman ang mag tatanggal ng balahibot buntot? Di naman ako nagyayabang, ading ko. Last year, akong pinakamadaming pato dito sa Ilocos. Year 18 at saka 2019. Mahigit 2,000 ang ducks ko dati. Kung napanood mo yung unang videos ko, yun, malalam mo kung bakit ko konti ang ano ko ngayon. Ducks ko. Kuhain, masarap kasi magbenta pag ano, November, December. Kaya nabawasan. Nabawasan yung ating mga alagang ducks. Pero siguro makikita nyo pagdating ng ano. Sa loob siguro ng isang taon, baka may babalik ko yung 50% yung ducks ko dati. Pero kailangan naman kasi natin magbenta para may pang bili din natin ng kanilang pagkain, lalo na sa mga sisig. At saka yung nagtatanong dun sa nagtatanong na sinasabi na paano ko papakainin yung mga sisig ko ng organic. Hindi naman organic ang pinapakain ko sa ano, sa mga sisig. Gumagamit din ako ng peas, nagpapakain ako ng peas. Kasi yung tanong mo kung paano ko papakainin ng mga sisig ko ng organic, yung sisig ko, lalo na ngayon, namimili ako ng breeder ko dito sa una kong napalabas na sisig. Talagang binubusog ko yan ng feeds, mga hanggang mag 40 days. Tsaka pinapatubo ko muna yung mga pakpak nila bago ko pinapakawalan ang mga sisig ko. Bago ko pakawalan yung mga sisig ko, training ko muna sila na ano, kumakain ng organic. Unti-unti yung nga, mapapanood mo yung sa na mas nauna kong videos, andun yun, andun yung kaibigan, andun. Sana ho mag-subscribe at tusukin lang yung maliit na kampanaryo sa ibaba, kababayan, para updated kayo sa susunod kong videos. Mga kaunting kalaman lang sa pag-aalaga ng sisig, ducks. Ayun. At nagpapasalamat ako sa mga nakasubscribe na. Sana patuloy na subaybayan ang aking videos. Malaking tulong sa akin yun, kababayan. At saka yung nagtatanong din sa akin na magkano daw ang puhunan sa pag-aalaga ng pato. Nasa sayo yun po. Pag gusto mong maramihan agad, siyempre kailangan magpuhunan ka. Pero kung para sa akin, tulad ko dati, nag-umpisa lang ako sa 10 ducks, aging hanggat tuloy-tuloy na 2K yung ducks ko. Ito yung mga ducks natin na 3 weeks to 5 weeks. Ito, kababayan, yung mga konti. Ito yung sinasabi, ano. Ayan sila. Nakakain na kasi. Kaya, ano, ganyan.
Saka yung mga damo-damo na nahuhulog dito sa mga puno, kahit hindi natin tanggalin, hindi naman nakakasama sa kanila yan. Maganda nga sa kanila para yung dumi nila, ano, hindi nila yung damo ang natatapakan nila. Ano, o nahihigaan nila yung mga damo-damo na nahuhulog. Hayaan lang natin. Hindi naman nakakasama sa kanila yan. Ayan. Ayan. Tsaka wala tayong oras na kung minsan maglinis, kaya ganyan. Pero mas maganda ng ganyan. Ayan. Ayan yung mga ducks natin sa ngayon. Nung nag-umpisa tayong nag-vlog, ano, po 45 pesos yung natira nating inipong pato natin. Ito, dumadami na sila dahil... yun nga, pag marunong kang mag-alaga, madaling ararami yan, kababayan. Ayan, kababayan, andyan pa yung mga sisi natin na mas maliit sa kabila. Ito yun naman yung mga ducks natin sa labas. So, ayan sila, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan yung mga ducks natin dito sa labas. Tsaka andyan pa. Ayan natin dito sa labas. Ito sila. Karing! Ayan yung kambing natin. Mapapanood nyo sa... mapapanood nyo siya sa susunod na episode. Kung bakit andito siya. Oh, kambing! Sumusunod sa akin. Mapapanood nyo yan sa susunod. Ayan mga kababayan yung mga ducks natin. Ah. Ayan yung mga ducks natin naglalaro. Oh, namumulot ng damo. Ayan mga ducks natin kababayan. Ayan, marami pa doon. Ah. Ayan. Mga sisi natin na medyo kwan, titignan natin. Ayan. Eh, tutulog na yata sila eh. Andyan yung mga sisi na ano. Yan yung mga sisi natin na one week to 2 weeks. Ayan. Andyan sa kulungan yung mga mas maliit.